marami-rami na po ang mga nasawian, no? Dahil sa brutal na panahon sa ganitong parte ng mundo. Hi mga sakalam, so welcome everybody to Nuuk, Greenland. This is the end of January 2024. The weather here has been extremely cold, perhaps 5 times more than it was from last year. And I was told that this was the norm in this part of the world, being this extremely cold. But I'm not shooting this video and just to say that, and because most people who know Greenland would have already known that, so. Ang buhay po dito sa bansang ito ay hindi po madali. Napakahirap po ng buhay dito. Sa maraming mga ibang mga Pilipino, kailangan pa nilang lumakad ng malayo-layo para makarating sa kanilang mga trabaho. Awa ng Diyos, sa araw-araw nakakaraos po tayo, hindi po tayo nakakasakit, nakapag-provide po tayo sa mga family natin, sa mga anak natin, sa mga taong iniwan natin sa Pilipinas. Napakasarap po ng buhay sa Pilipinas. Siguro mag-a-agree po kayo lahat, mga nakakarinig nito at nanonood nito, na hindi natin pwedeng ipagpalit ang buhay natin sa Pilipinas sa ganitong buhay. Yun nga lang, kailangan po natin magtrabaho dahil po sa kakulangan ng trabaho sa Pilipinas, o kaya ay maraming trabaho sa Pilipinas, yun nga lang po mababa ang sahod. Kailangan po natin maging ganito, kailangan po natin makipagsakularan kahit anong klase ng panahon, kahit ano yung ibato, no, ng planet Earth sa atin. No, kailangan natin magpatuloy. We need to move forward, we need to move on. Not just for our personal sake, but for the sake of our families and the people we love. No, tingnan nyo nga naman po. Hindi po madali ang ganitong estilo ng buhay o pamumuhay. Marami-rami na po ang mga nasawian, no? Dahil sa brutal na panahon sa ganitong parte ng mundo. Kailangan po natin maging matibay, malakas. Lagi manalangin, magdasal sa Diyos. Panginoon, huwag niyo kaming pababayaan. Panginoon, bigyan niyo kami ng lakas sa araw-araw. Manatiliin niyo pong malusog ang aming mga katawan para magawan namin at magampanan po namin na maayos ang aming mga trabaho. Maraming mga stress ang pwedeng maranasan sa buhay OFW. Napakaswerte po ng maraming mga OFW kung ang inyong mga boss ay mababait, maunawain, you know, at nasa matinong pag-iisip
unfortunately for the many, that would not be the case. No. So this is again another chapter, not just in my life, but in the life of my family. At kung saan man kami dalhin itong taon na ito, kung ano man ang kagustuhan ng Diyos sa amin itong taon na ito, isa lang po ang masusunod. So, sa lahat ng mga kababayan natin dito man sa Greenland o kahit saan bansa sa mundo, pagpalain kayo naman ng Panginoon. Huwag kalimutan magdasal lagi. Huwag hayaan makalimutan kung saan po tayo nanggaling. Kung kayo ay umasenso na sa buhay, mas maganda na yung pinaglalagyan nyo ngayon kaysa sa dati, no? Sana huwag po natin kalimutan na noong araw kumakain pa rin tayo ng tuyo, bagoong o kaya toyo man lang, sapat na yun, kakanin. Let us not forget where we came from, you know, and let us always be a proud Filipinos. Always be proud Filipinos. So that's it for now. I'll see you guys on my next video. I need to cross the street dito. God bless you, everybody.